kumukuha ng mga resources. Yep. Pero ang problema kasi dito, ayan o, sa taas, dalawa lang sila, while yung Brand Victress, tatlo. And meron pa sila dito ng tigi na ang ganda ng binibigay ng matikin time bomb. So, gusto nila pumasok sa lab, gusto nila pumasok sa tore. Yep. And, pero hindi nila magawa yon kasi ayan o, yung cute bunny na yan, dyan sila nagkakaproblema. Yan naman yung problema eh. Every time na nagpapakita yung kuneho, eh talagang nawawala sa wisho yung iba sa mga members ng side ng IDN Sphinx to the point na parang napapabayaan na nila yung iba sa kanilang mga lanes. And I love what Brand Victress is doing right now. Dinadayo kaagad nila yung top side knowing that Clint is gonna pose huge problems for them pagdating ng mid game. So ngayon, eliminate pa lang natin, pero elimination kaya ang mangyayari. Jindagrate na naman ang gagamit, and he's actually gonna be able to go down. That is gonna be a kill para doon sa Savior, Lexa making it happen for themselves. Pero ito na naman si Betrayed. Sino na naman ang nagtaksil, pero lalatagan na naman ng Dawning Light, and that is gonna be him going home. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pagkuha ng iba sa mga member ng Bren. Pero ito nga, susunod pa rin dito si Van with the Cyclone Sweep. Habulin niya doon with a little counter, pero Crush Bound, makakatakas. Fear of the Dragon na dito kay Ash Jago, pero hindi. Tignan mo yung sustain na ginawa doon ni Chu. Hindi man lang siya nabawasan. Yeah, I mean, mobility-wise is gonna go to the side of Brand Victress simply because of the pick. And kung tutusin, when you take a look at the side of IDN Sphinx, yung composition nila, wala silang full-on crowd control. Yes, there is a Shin with the Circling Eagle, pero yung bump na yun is not gonna do you much, most especially because ganyan yung ginagawa ni Ash Jago eh. Ano lang, umaamba lang eh. Umiit siya lang. Wala na siyang kailangan gawin. Pagdating dun sa nakakota, okay, I finally did my duty. So, wala na akong kailangan gawin sa pagkaataon na yun. So, now we're gonna set our sights dito sa baba. May mapapansin natin dito, no? Tilted Joy, nagkapalitan na ng lanes, itong gold lanes, and syempre, yung XP laners natin. Pero ngayon, mukhang gusto pa rin ata ni Depro samahan. Dito si Tilted Joy, tuloy-tuloy, talagang gusto nilang itilt itong si Clint. At medyo nagiging successful sila dun, no? Kasi itignan mo, no? Yung kanyang item, o yung kanyang battle spell will be the weapon master. Pero hindi niya magagamit kung wala pa siyang item ngayon. Pero teka lang, Depros, mapapatak ko. No. Pero nilatag na naman yung dance floor. Pero mukhang tataka sila out of the club even without the bouncers because they will go out safely dito naman. Uy, sa side betrayed, siya yung sasalo. Betrayed. Pero bakit ka nakatayo doon, kaibigan? So far, so good for the rest of the members of Brand. They will be able to defend this one as Van will not be able to run away kasi hindi siya yung puting Van. Kaya siya ay nakuha sa pag-aatao na yun. Meanwhile, Shin, nandito na naman. What will you do? Will this be the Shin guard for you? Pero hindi ka na makakatakbo because that is gonna be Brand Victor. Tres tuloy-tuloy sa pagragas. Ang ganda ng rotation na ginagawa dito ng Brand Victress. They know Shin walang kasama sa mid lane. So talagang pinasok na doon ni Ash Jago. And alam nila yung tatlo yun nandun sa baba ng IDN Sphinx. And alam din nila na hindi naman makaka-respo agad. And now pangatlong turtle na to na makukuha ng Brand. Clean. Indeed coming from the side of Brand Victress. Yung mga ginagawa nilang mga ganong klase ng pick-offs, nilalagay nila doon sa posisyon na parang wala nang bawi yung iba sa mga member ng IDN Sphinx because right now we're taking a look at almost 8k pagdating sa kalamangan, and napakalaking bagay niyan if you're coming from the side of Brand Victress. Because again, Shin, parang yung pressure dapat sana manggagaling sa early game eh. Pero instead, siya yung napapressure, most especially now na mapapagamit siya ng flicker just to back off away. Kamunti ka na nga din siya doon, mahuli ni Ash Jago, pero ang gusto talaga nila kunan dito will be the turret dito sa bandang ibaba, pero hindi mo nila ipupush. Pero nga, no, kapag meron tayong Balmon Core, mas gugustuhin natin magkaroon ng sustain na roamer or sustain na support, and actually pwede ngang Estes eh, para mas makatagal sa laban si Van. Pero mas may hirapan siya ngayon kasi sobrang lakas na. May mga items na dito nagawa yung Brand Victress, while yung IDN Sphinx mukhang wala pa, because looking at the gold lead right now, Brand Victress yung umaariba. Yeah, honestly thought that an Angela would also come into play dito sana for the side of Brand Victress, because again, Balmond is a damage per second type of hero eh. And kailangan niya talaga magkaroon ng Bloodlust spell vamp for him to be able to cast and make sure na siya ready. Pero hold on, Jindagrate, naipit siya dito. Sabi na 1v5, lalaban ako. Wala akong pakialam kahit magsama-sama pa kayo. The Dawning Light will not be able to hit. Pero hold on, Taro Ichigo. That is all she wrote on sa pagkaataw na yun. It's Benedetta going down. Jindagrate will not be great for this time around. And it's Brand Victress pa rin ang nangingibabaw.
pag may nakita silang nababawasan na ng buhay, they use their utilities para mabawasan na ganyan yung ID and Sphinx. Kasi pag alam nila, no, na bawas yung ID and Sphinx, mas lalong hindi sila nakakapalag. And kahit nga parang kompleto sila, parang hindi ngayon nakakapalag yung ID and Sphinx. Kasi walang nakakapasok eh. Walang pwedeng mag-initiate ng teamfight. We have Van, yes, to initiate the teamfight. Pero kasi si Van, mabilis, parang ang squishy niya pa rin ngayon eh. Yeah, honestly, Shin is their tankiest hero up to this point. Given the fact na, yes, it is a Roma Matilda, pero tama ka eh, dun sa sinabi mo eh. Like, coming from the side of Ren Victress kasi, yung pinakamakunat na hero na nila is again, gonna be the Diggy. Pero in terms of team fights kasi, kayang-kaya nilang pumalag. However, for the side of IDN Sphinx, they're built for pickups. They're built for, at least si Jin the Great, for split pushing. So, hindi siya madalas makakasama sa team fight. And yun yung ginagawa ng Ren Victress as of this point. Laban sila kung laban. Kada may nakikita silang tao, nandidilim yung paningin nila. I-eliminate kaagad nila yung tatanggalin nila out of the equation. Parang torong rumaragasa, no? Pag may nakitang nakakulay pula, parang lahat dito sa ID ng Sphinx nakapula kasi galit na galit yung Ren Victress. Talaga, pero the Lord, level 1 Lord pa lang naman to. Kayang-kaya pang i-depend sa ng IDNX Sphinx. Here comes the knock on the doorstep. Ashago, may masisima na naman. It's gonna be si fast going down. 4v5, mga kaibigan, makakatakas pa kaya sila or matatapos na to ng Bren? Will this be it? And it looks like it is. That is gonna be Bren Victress taking the first step sa ating unang serye. Very fast game ang pinagkita sa atin ng Bren Victress. Hindi na nga nila sinubukan, hindi na nila binibigyan ng oras si Clint na makapalag pa kasi knowing Clint is a late game hero. And yung Clint na yon, yung mga baril niya, pwedeng maging dala-dalawa yung bala eh. So hindi na yung pinaabot ng Bren Victress. Sobrang bilis na tinapos nila yun. And level 1 Lord pa nga lang eh. Yeah, I mean... kung susumahin mo kasi yung draft nila, again, Balmond needs that type of kailangan hindi nasa kanya yung spotlight. Kailangan nandun sa Rome, kailangan nasa kahit kanino. Kasi syempre, parang si Balmond mag-iipon muna yan ng lakas ng loob. Syempre, para makapunta dun sa ano niya, di ba? Kung, let's say, nililigawan. Okay. Para maituloy niya kaagad yung proseso. But so far kasi, parang hindi na pagtagpi-tagpi ng ibang mga members ng IDN Sphinx yung gusto nilang gawin. Like, yes, they do have counters, pero nawala yung main composition nila. Like, may Clint ka para dun sa Beatrix, may Benedetta ka para mahabol mo yung Savior, para mahabol mo yung Bea. However, kasi yung main composition nyo as a whole, yun yung nawala eh. Yun nga yung nakita natin, no, kung gaano ba ka-chemistry yung meron dito ng IDN Sphinx. But here's the match result na kung saan si Jin the Great lang pala yung nagkaroon ng kill for the side of Bren Victress. While on the Bren Victress, ang ganda na pinakita ni Taro. And speaking of Bren, sinong sa tingin mo yung magiging MVP dito? Honestly, at this point, gusto kong sabihin na si Depros dahil dun sa team fight, kung team fight yung nagiging laban. But statistically, you have to give it to Lexa. Iba yung klase ng CCTV plays na ipakita niya dito sa laban na to. Global ults, kung global ults yung kanyang nakita. Take a look at the match highlights. There were also some overextensions coming from the side of IDN Sphinx na yes, they were built for the split push. However, kasi nababasa ng Bren Victress kung saan sila pupunta. Yeah, sabi mo nun kanina, no, Benedetta is for a split push type. Pero kasi ang ginagawa dito ni Ashjago, napansin ko siya kanina sa minimap, sinusundan niya yung Benedetta and meron pa siyang time para pumunta sa mga teamfights. Yeah, teamfights are indeed gonna be one of the fastest ways for Bren Victress na matapos tong laban na to because of that Diggy pick na nasaksihan natin mula sa unang laban. But yes, we are right. Statistically, it is gonna be the savior. 316, 90% kill participation and a total gold per minute of 638. Ang ganda ng kanyang ipinakita, pero it's more likely because there wasn't anyone who can come close to this guy. Yes. Tinatry siyang maabot ni Jin the Great. Two times yun, actually. Two attempts. Paragi yun na nasa ilalim ng Torre. Uh-oh. And alam naman natin, no, kapag early games, mas malaki yung damage ng Torre kaysa sa mga kalaban. And attempting to kill someone under the turret na wala ka pang defensive items. It's difficult. Yeah, so medyo nagkamali doon. Yes, andun yung prioritization. Pero kasi wala ka pang
skills, wala ka pang items to support you. Kumbaga, ikaw lang mag-isa pumasok, diba? Kumbaga, syempre, mahirap pumasok ng gyera na wala kang dalang armas. Dala mo water gun. Yeah, yun ang mahirap. Diba? Huwag mo gagayain yung mga napapanood mo sa teleserye na water gun yung gamit. Diba? Medyo mahirap yun. Kaya ngayon, it's still, again, a best of three series, pero Brand Victress naman ang lumalamang sa pag-